importante sa lahat. Kasi pag meron ka noon, yun yung foundation mo. Lahat ng iba susunod na. So paano ko naman nalaman na si Mikey yung the one? I stopped depending or I stopped looking at my checklist. I stopped looking. Checklist. I stopped looking into my ideals kasi ito yung normal. Ito yung gusto ko na lalaki. Si Mikey lahat yun, hindi siya yun. Tinext niya ako dati, sabi niya, na grade 7 daw siya. Kasi akala ko yun yung gusto niya. Yung S-E-B-E-N, sabi niya. Na grade 7 ako. Hindi ko na siya nireplyan after that. Tapos bigla niya ako nireplyan ng edi wow. Lalo akong hindi nag-text na sa kanya. Pero binigyan ko, kinonsider ko siya. Kasi bakit? Nung nakita ko yung mukha niya, ang pongin ito. Kasi gusto ko sa tao, gusto ko yung lalaki para sa akin is yung mag-uusap kami ng malalim. Although malalim pa pinag-uusapan natin. Minsan, no? Hindi kaya. Hindi malalim ko na. Hindi mo kailangan malalim. Nag-usap kami ng balon, Atlantic Ocean, Pacific Ocean. Ang lalalim noon. So, ayun yung pinaka naisip ko na... Mag-engage ka, mag-ano ko pa ng mga tanong. Okay. Kayo, anong mga katanungan nyo? Ano naman po yung biggest fight nyo? Okay, kay Princess Managa. Biggest fight namin ni Mikey was... Okay, first ko din na-realize na parang ito yung the one para sa akin. Because the person for you, the one or the person that is meant for you will never give up on you. So, yun yung nakita ko kay Mikey. Nung pag nag-aaway kami dati, parang may time na sabi ko, break na tayo, ayoko na pala. Wala lang, inerte lang ako. Ay, hindi pala break. Sabi ko, parang hindi ko pala to kaya, ayoko na. Parang kailangan kong pag-isipan to. It was 11 p.m. Pag-text ng 11:20, andun si Mikey sa garahe ko. Sabi niya, ayoko lang nang matutulog ka. Pag-usapan na natin to. Sabi ko, ano ba? Layuan mo ako. Nung naganap ako sa kasal lang, tama rin yung sinabi. Dapat kung meron kayong hindi pinagkakasunduan, bago kayo matulog sa gabi, masosolve nila. Yung mag-boyfriend pa lang tayo nun eh. Dapat ganun. Lalo na sa mag-asawa. Pogi na asawa ko. Minsan talaga napapatitig kung saan pogi niya talaga. Eh daw mas pogi. Ow, stupid. Anyway, ayun. Ang biggest fight, ano yung biggest fight natin? Galing akong Siargao. Tapos syempre galing akong Siargao. So pag galing ko Siargao, kasama ko yung best friend ko, si Jana at si Jean. Sabi ko, uy, may nagbigay ng lechon si Mini 2019. Tama ba? So, sabi ko kay Mayaki, hatid natin yung barkada ko. Tapos sabi ko, magpapakukoko, magpapadalin-dalin mo rin ako sa belo kasi ang tagal ko nasa ano, so gusto ko mag-me time. Tapos parang galit siya, mainit ulo niya. Sabi ko, ang problema mo, arte mo, ngayon mo lang ako nakita, tapos di mo pa ako mahatid, tapos parang inis ka pa. Inis na ngilid yung luha mo. Lalala mo yun, bago mo ko ihatid sa ate. Sabi niya, kasi parang galit na galit talaga ako nun, ah, feeling mo, pwede ba? Mga ganyan ako. Sabi niya, iinis lang ako kasi ngayon nga lang tayo magsasama. Tapos ang dami mo pang... Oo, oh, nahanap mo tayo. Kinikilig ako. Oo. Sabi niya, dami... ngayon na nga lang tayo magkikita, na-miss kita ng 4 na araw. Ngayon na nga lang tayo magkikita. Tapos ang dami mo pang gustong paggawa sa akin na parang hindi naman ako kasama sa plano mo. Like, magbebelo ko, magpapakuko ka. Eh kasi noong time na yun, hindi pa ako sanay maging girlfriend talaga. Di ba? Ano, months pa lang kami noon. So parang may mga gusto kong gawin na syempre galing akong vacation. Gusto kong gawin pero sabi niya, hindi mo nang, kaya lang naman ako naiinis kasi pagdating natin dito, pinahatid mo sa akin yung dalawa mong kaibigan. Pangalawa, gusto mo ihatid kita. So parang wala na tayong moments, bonding moments. Namimiss lang naman kita. Tapos parang nangilid yung luha niya. Tapos ginaganon pa niya yung manubela. Oo, oh, eh, ginagano mo may manubela. Tapos pag gano'n mo, natanggal yung manubela. Hindi, pero talagang may iyak. Tapos ginagano mo may manubela. O, tama ba? O, ako, anong biggest fight ko sa'yo? Ano? Hindi ako nagagalit kay Mikey kasi parang... Kinakalimutan ko kagad eh. Hindi, parang busit, pinakabusit ko sa'yo, nag-states tayo. Kasama ko yung mga barkada ko, annoying mo nun. Yun lang.
Pero wala pa kaming biggest fight talaga yung akalain mo sabihin. Proud Lipeño daw. Si Marian. Marianila. La Refuerzo. Refuerzo. Ayun. Yun lang. Anyway, next question. Hanap ka dyan. Paano po malalaman kung okay pa po ituloy yung relationship? Okay, Janela. Sino to? Si Janela P305. Paano mo malalaman if the relationship is worth fighting for and if it's good? If the relationship is making you a better person. That's the only time. But if it's bringing out the worst in you, it's bringing out the worst in him, it's making you both toxic, then it's not a healthy relationship. Maybe you need to pause for a while for the both of you to grow. Pero I think if it's becoming toxic, if you're becoming the worst version of yourself, then it's not, the relationship is not for you. So first, how do you know that it's making you a bad person? If first, kunwari lang, on top of my head, sobra ka ng praning, konting kibot, pinag-iisipan mo ng masama. May nakita kang tao, galit ka. Pinagseselosan mo agad. Kasi feeling mo, ano ka nung tao? Linuloko ka nung boyfriend mo or nung asawa mo. Next is, kapag ka sumasama ugali mo. Kasi parang lagi kang mainit kasi hindi siya umuwi. So lagi mainit ang ulo mo. Pati sa mga surroundings mo, mainit ang ulo mo. Or nagagalit ka sa parents mo. Nagagalit ka sa ganito. Yung parang sumasama ka, dahil ang dami-dami mong ginagawa, bumibigat yung puso mo. Kasi di ba nasa Bible yan, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So pag sobrang dami mong iniisip, sobrang dami mong galit na napumuo, or sobrang mong daming frustrations, o sobrang mong daming iniisip na kapraningan, lumalabas sa bibig mo, nagiging masama ka sa kapwa mo, nagiging inconsiderate ka, hindi mo na, nagiging... Siya lang ibig mo sabihin, si hindi siya masaya. Pathetic. Hindi. Paano mo nga malalaman? Kasi pwedeng kunwari ako, mainit ang ulo ko. Tapos bigla akong niyakap ng asawa ko. Wala akong ginagawa. Hindi ako yun. Okay, mawawala yung galit mo, magiging masaya ka eh. Kasi pwede naman yung nagpapasaya sa'yo, also nananakit sa'yo. So how will you know nga if the relationship is good for you and kailangan magpatuloy? If it's making you grow, and if it's making you a better person. How will you know if it's making you a better person? If kunwari, dati, praning ka, dati lahat na lang nang dumikit sa boyfriend mo, galit ka. Pero yung asawa mo or yung boyfriend mo, inupo ka, in-explain sa'yo. Binigyan ka niya ng peace of mind. Then I think, okay yun. Pangalawa is, if that person makes you want to grow. Yung parang, gusto mo, maintindihan mo, ayaw mo nang maging petty. Like with Mikey, dati sobrang petty ko, pero with him, dahil nakikita ko sobrang bait ni Mikey, parang naiisip ko na parang, hindi deserve ni Mikey yung pettiness ko, hindi deserve ni Mikey na masaktan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, yung dati kong mga pinaputakchi na, ito, gusto ko, ito yung kailangan ko, yung mga unnecessary ko na demands, hindi lang niya mabigay sa akin. He doesn't deserve that, kasi, he's really a good man and I should be good. When nakita ni Mikey na bad mood ako, tapos nakita niya na yung pagiging bad mood ko na nailabas ko sa ibang tao na wala namang kinalaman. Pagsasabihin ako ni Mikey na wala siyang kinalaman, hindi mo kailangan gawin yun. So ngayon, because all these years, 5 years na kami, I'm growing. Ngayon, mas conscious na ako na hindi ko kailangang ibalin sa taong to yung galit ko kasi hindi naman niya kasalanan eh. Wala naman siyang kinalaman eh. Meron din siyang pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Hindi mo kailangang ibalin sa ibang tao kasi okay na siya, may pinagdadaanan na siya. So huwag ka na makadagdag. Ayun. Ikaw, paano kahit nagiging better person? Ako? Sa akin. I know. Nagiging... Aggressive ka. Nagiging mas patient ako sa ano pa? Mga kapatid ko kasi bunso siya. Magpanganay ka kasi parang pareho kami ng ate niya eh. Siyempre, ang dating nila parang lagi namin pinagsasabihan, ganun. Pero ginagawa mo yun kasi love mo yung ano mo eh, ayaw mo silang mapasama. Pero mas dahil sa'yo, mas naiintindihan kung yung approach mo sa kapatid mo, hindi naman kailangan laging pabalang. Ano pa? May inspire mo ko na siyempre mag-achieve to do more.
Yeah, yun yung nakita at, ko rin. Magkaroon ng mas maraming confidence. At marami kang binuksan na ano. And parang because of me, nagiging more risk taker ka. No? Hindi, dati pa ako risk taker. Hindi ka risk taker before. You got me in a risk. So, ayun. Ano daw Bible verse natin as a married couple? Yeah. Ako siguro... Walang specific. Ako, yung sa akin lang ngayon, it's to live is Christ and to die is gain, yung favorite ko. Na parang when you live in this world, when you're given time to still live in this world, make sure that you are living like Christ, or at least you are giving giving yourself or your life dedicated to Christ. Ano ba yung, paano mo malalaman yun? Of course, through reading the Bible. So that when you die, you won't see it as an end, but you will see it as gain. Kasi by the time you know that you did your part in this world, makakasama mo na si Jesus. And you know na death should not be afraid. Death should not be frowned upon, or death should not be scared. Ano ba? Parang katakutan. Kasi syempre tayo tao, nag-enjoy tayo sa buhay natin. Masaya. Iba, okay mabuhay. Buhay tayo. Ako, ang pananaw ko, hindi tayo dapat, bata pa lang, mayroong pumasok lang sa isip ko, naalala ko mga 12 years old ako, naiisip ko na, hindi tayo, lahat ng meron tayo ngayon, lahat temporary lang eh. Sipin mo, 11, 12 years old ako, nakikita ko yung mga kaibigan ko, sa nagiinom, nagaano. Meron lang bumubulong sa akin lagi na yung totoong party nandun sa langit eh. So yun ang dapat pinaghahandaan natin. Para kang daddy ko. Meron pa ako isang nabasa dito. If ever man daw na magkaroon ng ka-fling si Kuya Mikey, will you forgive him? Oo. May nagtanong. Oo, may nagtanong. Nawala eh. Yan o, ito to. What if dumating po sa point na magkaroon ng fling si Mikey? If ever, will you still forgive him? Testing. Yes, because I know his heart. And I know na it was just probably a temptation. He didn't really... hindi niya napagtagumpayan, but I know that with his heart, he will learn from it and he will not do it again. And at the same time, I can't even imagine na magbabae si Mikey, and by God's grace, sana naman ay wag mangyari. But because Mikey will never ever give me even the slightest doubt na nambababae siya. Siguro kung mambabae man si Mikey, as in sobrang parang di ko kilala. So masakit sa akin yun. Parang, ha, paano mo nagawa sa akin yun? Pero, hindi niya kasi ako binibigyan ng ganung ano. And, hindi ako naniniwala nun. Kasi dati sinasabi ko kay Mikey, Mikey, paano pag may mga sinasabi ko, di ba? Paano pag may mga landi sa'yo, may mga ano sa'yo, sabihin mo? Iniiwasan ko na yun. Sabi niya, hindi darating sa ganung... Hindi ko ilalagay yung sarili ko sa sitwasyon. Para pag may naghubad sa harap niya, sabi niya, hindi, impossible. Well, saka, syempre, alam naman ng tao na ikaw ang asawa mo. May mga so, hindi ako naniniwala nun kasi feeling ko, guys, boys will be boys. Sinabi rin niya kasi before yun, boys will be boys. Nalala mo yun. Pero na-meet ko si... Talaga ni-name drop ko. Si Kuya Ariel Rivera. Kasi ka-dressing room ko siya. Tapos kinento niya na all their married life ni Ate Jelly. Parang hindi pa nila naging issue ang babae or ang third party. So parang nagka-hope ako na pwede pala. It's possible pala. Of course, nothing is impossible with the Lord. But it happens. May mga marriages na talagang hindi sa aspeto ng pambababae or third party ang challenge ng buhay sa inyo. So ayun, feeling ko kasi, and by God's grace and with the Lord's help, hindi mapupunta sa ganung sitwasyon si Mikey because simula pa lang, hindi na niya, di ba? Paano pa kunwari, Mikey talaga nagbuka ka sa harap mo? Siguro titingin lang ako. Tapos?
Wala na. Itignan mo lang, ano? Oo, oh, wala akong ginawa. Tumingin lang. Mali pa rin yun, tangingot. Crush mo pa rin ni Kuya Mikey si Gigi. Si Gigi. Na ano lang ako, mahilig kasi ako sa magaling kumanta. Ganong klase. So, sinasabi ko kasi kayang-kaya niya kumanta rin ng mga ganong klase. Eh. Pero ang gusto niya... Thank you sa lechon, Karen Santos. Mahirap kantahin. Oh, grabe naman ang tiwala sa'yo ni Jonah Marie. Kuya Mikey will not do that because he's the man that everyone can imagine, everyone wanting. Nasa-settle niyo po ba mabilis ang away niyo, Princess Kayla? Yeah. Dapat masettle kagad yung mga hindi pinagkakasunduan. Anong pinaka-smart na decision daw nating nagawa as a married couple? It's to get married. Hindi, as a married couple, ibig sabihin kasal ka na. Siguro ang pinaka-smart ngayon ay... We let our parents, kahit pa paano, mingle, no? Parang sinasama natin yung parents natin sa mga major decisions natin in life. Diba? Parang alam namin na bago pa lang kami sa buhay na to as married couple, so at least. And then, pinaka-okay din na ginagawa natin, I think, is we have our quiet time together as a couple. Hindi, tsaka yung may sarili tayong buhay din. Sariling trabaho. Monday to Friday, meron kang lunch out loud. Pag basta ako, nasa isip ko, pag hindi ko siya kasama, kailangan yung oras sulit. So, na ano ako, nagsispend ako ng time sa mga kababayan sa liba. Paano ko nalaman na si Kuya Mikey ang the one? Yun nga, I'm a better person because of him and what, may peace of mind ako. Next, may time na gusto niya maghiwalay, wala po. Mga teachers ng Caloocan, crush si Mikey. Sabi ni Leia Spirito Mungis. Things that you've both discovered since you become married couple. Ano ba mga na-discover natin? Naka-discover ako ng lithium. How do you handle celos? Ako sa totoo lang, ayoko na hindi ko kaya na syempre, artista siya na may kissing sa iba, may love team. Ayaw na ayoko. Hindi ko na naisip, nakakayanin ko yung pero dahil nagkaroon ako ng kaibigan na artista, nakita ko talaga na trabaho lang eh. Nakita ko nung nagsushoot yung ate mo ako, tsaka pag, si Piolo. Pag hinahalikan kita, iniisip ko na lang, trabaho lang. ano? Nakita ko, pagkatapos yung isang scene nila, yung ginawa, balik na sila sa ano. Wala na. Eh, siguro prepare din ako ni God para doon. Kasi talaga nung bata ko, sa utak ko, hindi ko kakayanin. Pero pag may nakita kang kissing scene ko, gumagano to ka. Gaganon talaga. Siyempre, sa akong... Buhisit, sabi niya. Pre-prepare siya, pero sabi niya, buhisit. Hindi, mararamdaman mo. Pero maya-maya, mauunawa mo na. Trabaho nila yun. Pero siyempre, sino bang lalaking gusto makita meron ka, ano yung asawa niya, di ba? Malapit na po ba kayo lumipat sa house niyo? Hindi pa, pero sa condo namin, malapit na. Naayaw naman ni Mikey. Ilan po naging commercial ni Mikey? Marida, kanay. Naku, matutuwa si Mikey dyan. Ilan po naging commercial ni Mikey? Hindi lang. Kasi actually, kaya akong ginawa yon. Nung bata ako, sobrang mahihain ko. So, challenge ko yung sarili ko na, sipin mo, mag-audition ka, ang dami nanonood sa'yo, ang daming tao. So, doon ako unti-unti nagkaroon ng confidence sa sarili ko. At kahit pa paano, na-achieve naman yung confidence. May nagtatanong dito, hey, can you just drink your water, please? Drink it. Because I can't sumulang finish it. Yung... Sinabi ko sa kanila, hindi ko maubos eh. Anyway, tinatanong nila, uy, Jeep, thank you kay Yatiskal. Hindi ko nakita yung name. Tama ba? Thank si you. Si Ate Elsa Gayoso, nanonood daw siya lagi ng kumo. Teka, ano ba yung may nagtanong sa akin is, ano ba yun? Tanggap niyo na po ba daw ang isa't isa?
Yes, lalo na nung kinasal kami, parang may mga hindi ka tinatanggap sa kanya, pero ngayon, tanggap mo na ng parang full. And I think it's by the grace of God, kaya mo natatanggap yung isang tao. Kasi dapat, kailangan tanggapin mo siya. Kasi pag hindi mo siya tanggap sa state niya ngayon, flying kiss, thank you na naman kay Yatakel. Yatakel na yun. And si Ren, nakita ko si Ren. Ren, kailangan tanggapin mo. Kasi pag hindi, yon si Itakas, Itaksal. Ang dami mong binibigay, thank you. Kasi pag hindi mo, tawag nito, hindi mo tanggap yung asawa mo or yung partner mo in this stage of life. Pero tandaan nyo, every day or every year, there will have a season in everyone's life. This is a season of giving, a season of dancing, a season, syempre, ano na yan. Nasa Bible kasi yun. A season of harvesting, a season of planting, a season of malungkot siya, a season of grieving, a season of mourning. Ang bawat tao, life is ever evolving. So, kung hindi mo siya matanggap sa ngayon, kung sino siya, paano pag nagbago pa siya? Paano pag nagpalit pa siya ng ugali? Nagpapalit ng ugali ang tao. Nag-iiba ang tao. Paano pag bigla siyang mag-iba? Eh, hindi mo na nga siya tanggap noon, nag-iba pa siya. Eh, di lalo kang mahihirapan. So right now, you should accept him for who he is. And you should know his core value. His core. Ako, feeling ko naman, kilala ko yung puso ni Mikey. Alam ko kung ano yung intention niya in life. Alam ko kung ano yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. And ganun din naman ikaw sa akin, di ba? So, hindi na mahirap sa amin. Dahil alam namin, ito, kilala namin to, kung magbago man yung nakapaligid dito, hindi na kami mahihirapan na